Gusto mo bang mag-start ng negosyo pero wala kang kaalam-alam? Good news! You will love this free, easy-to-follow guide. Okay, pag-uusapan po natin the 5 most important things that you need to know before you start your business. So stay tuned to learn more! Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there! This is Chinkee Tan, ang inyong pambansang wealth coach. Nagbabalik na po ang ating channel, mga friendship! Come on! Dancing time! Alam niyo naman po na miss namin kayo at alam niyo naman po, 1 week po tayo nawala dahil po na-hijack ang ating channel. Pero right now, syempre naman, nandito na po tayo. Kaya miss na miss ko na kayo. And then, meron na akong request para bumalik po ang sigla ng ating channel. Unang gawin po, everybody will like this channel. Pakilike lang tong video na ito. And then, don't forget to comment. Kayo ba ay natutuwa na nagbabalik na tong channel na ito? Sulat niyo rin kung gaano kay katagal na pinapanood tong channel na ito. So, gusto niyo bang mag-start ng negosyo? Kung sinabi nyo gusto nyo mag-start ng negosyo, please type yes. And I want you to take down notes, okay? So, pag-uusapan natin ang 5 important things bago ka mag-start ng negosyo. Grabe. Okay, so number 1 tip ko po sa inyo. Ito yung first. Think of an idea to help people. Bago ka talaga mag-business, huwag mo umpisahan sa produkto. Huwag mo umpisahan sa service. Huwag mo sa, ano yung gusto ko? No, kamali yan. Unahin muna natin tao. Diba? The people that you can help. Alam mo, in business, in my years of selling talaga, ito yung na-realize ko po. You solve people's problem and their pain points and then the income will follow. Hanapin mo muna kung sino gusto mong tulungan. Tulungan mo muna sila, masolve ang kanilang problema. Do not start with the product and services. Products and services are tools to help people. To prove my point, okay, ang GrabFood po, ang in-offer nila, home delivery food service. Agree? Pero hindi. Ang talagang sinosolve nilang problema at saka ino-offer talaga nila, convenience and safety. Hindi mo na kailangan lumabas, hindi ka magkakaroon ng COVID. Pagkatapos niyan, sila pa magdi-deliver sa'yo. Convenient. Agree? Airbnb, ano bang binibenta nila? House rental for vacation. Mali, hindi po yun. Ang ino-offer po na binibenta nila is alternative and affordable vacation houses. Diba? Kesa sa hotel. And then third, ang CAS. Ano bang ano service nila? Service na motorcycle taxi. Hindi. Ang ino-offer nila, fast, convenient, and affordable. Instead na matraffic ka, masta ka sa traffic, motorcycle. Di ba? Convenient. At the same time, kung mag-isa ka lang, ba't ka mag-grab car? Or let's say, ano, napakataas, pwedeng angkas, motor, affordable. Nakigets nyo? So that's number one. Bago ko tayo magnegosyo, please, please, think of the people. And then what do you want to do to help them? Number two, create a business plan. Importante po yun. Because once na may business plan ka na, it will help you to stay organized. Tapos you will keep track of your deadlines, priorities. At the same time, magkakaroon ka ng plano kung magkano kailangan mo, sino target market mo, anong bibilin mo, magkano profit and loss margin mo, di ba? And it allows your customers and investors to know what your business is all about. That's the second step. Kailangan mayroon kang business plan. And by the way, kung gusto nyo magkaroon ng matuto about business planning, may separate session po that I can share with you and teach you and personally coach you on how to create a business plan. Para sa mga taong interesado, type na lang business plan, no? Business plan sa comment section para malaman ko kung gaano kay karami. Number 3. Okay, bago tayo mag-start ng business, I hope you're taking down notes dahil marami pong information to. Number 3, find the money. Ang tanong syempre, in lahat ng negosyo, kailangan may ipunan kahit maliit. Kung may pera ka na, di ba, na ipon, di ba, napakaganda yun. Pwede ka na mag-start. Kung wala kang pera, alam mo, tip ko sa inyo, huwag ka muna mangutang. Magbenta ka muna ng gamit. Or if not naman, mag-sideline ka muna and then collect the money and then yung pag-umpisa mo. Kung wala pa talaga, nang kailangan mo na mag-umpisa, pwede ka mangutang sa mga KKK, kaibigan, kamag-anak, at kapatid na nagtitiwala sa iyo. Or if not naman, pwede kang pumunta sa mga government to check grants. Or let's say, yung mga DTI, nag-o-offer sila ng mga negosyo package, di ba, na pwede mong umpisahan. And, syempre naman, mga friendship. Fourth step, bago kayo mag-start ng business, hire employees. If you think you need them. Kung hindi, ikaw lang mag-umpisa. Pero kung kailangan mo maghanap ng talaga kasi magpa-part-time ka, hindi ka mo kailangan, kaya mong gawin all, make sure you choose the right employee. Tapos, at the same time, you pay them na okay. And also, don't forget, okay, to compensate yourself. Kasi kasama ka rin sa negosyo, kahit na ikaw may-ari, dapat may konti kang allowance o sweldo. And last but not the least, ha, bago po tayo sa inyo pumunta sa last but not the least, batiin muna natin si Bernard Manalo Jr. Maraming salamat. Si Kamsin, okay, at si Desiree Sige. Maraming salamat. Marami daw siya natutunan at nag-avail na daw siya ng all access.
at marami siyang natutunan. Maraming salamat. And last but not the least, ito yung kailangan mong gawin. Advertise, advertise, and advertise. Promote, promote, promote. Make yourself known. So, kailangan po malaman po ng tao that you exist even though you have the best of products and service, but if people do not know that you exist, people cannot buy from you. Agree? If you agree, type agree in the comment section. So, ito yung simple tip lang. Tapos, balikan nyo na lang. Bibilisan ko lang to. Create a simple website. Create your social media. Facebook, TikTok, YouTube, kung ano, pili ka na lang. Explain how will you find customers, di ba? Paano? Tapos mag-social media marketing ka, di ba? Or if not naman, you can use yung tinatawag na most powerful way of advertising, word of mouth advertising. Yung mga kaibigan, doon ka muna mag-umpisa. So mga friendship ha, ito na yung 5 ways, ulitin ko, 5 ways. Or before you start a business, number 1, think of an idea on how you can help people, sino target market. Number 2, create a business plan. Number 3, find the money to start. Number 4, hire employees if you need. Number 5, make your business known. Promote, promote, promote. So did you learn from our session? Kahit maikli lang. If you did learn, type yes in the comment section. Type yes. My next question is, do you want to learn more? If you say yes, I made a step-by-step guide on how you can start your business from scratch. So, paano kayo mag-uumpisa? Paano kayo magde-develop ng idea? Tapos, paano nyo malaman? Paano mag-brand? Paano mag-market? Paano mag-presyo? Paano i-set up? Nako, if you want, yung start from A to C, this is the online course that you are waiting for. Lalo sa mga walang experience sa pagbe-business. I always tell people, prevention is better than cure. Do you agree? Bago ka magnegosyo, kailangan matuto ka muna kaysa malugi ka. And I don't want na malugi po kayo. Kaya para sa mga taong nais po matuto na magnegosyo, na ako mismo ang magtuturo po sa inyo, all you need to do is join me in this online program called JUAN Negosyante. The next question, how much is the investment? We want to make this affordable for everyone. Nice. So, ang presyo lang dito is 799. You heard it right. It's only 799 pesos for you to get started, for you to learn. So, if you are interested to be part of this, all you need to do, my friend, is click the link below or on top or just type the word code NEGO, N-E-G-O, in the comment section. If you're watching this from Facebook, all you need to do, EPM, personal message me, type NEGO, and I will reply and send you the link directly. Thank you so much. I'm super excited. Ang dami pa naming information. Ang dami naming mga bagong series na ginagawa. And this is for you. That's the reason why if you are requesting for a specific topic that you want me to discuss, pakilagay na lang sa comment section. Tatandaan, ang pagyaman po ay napag-aaralan. This is Chinkee Tan saying, to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always think positive. Bye! Gusto mo bang mag-start ng ngayon? You will love this free, easy to guide. You will love, and it allows you to call, it allows. Thank you so much. Thank you for watching. If you want to suggest a topic or review that you would like me to discuss on the next video, please do comment below para mabasa po namin. Thank you very much, and I'll see you on our next video.